Biyayang kalikasan. Ang mga regalo mula sa kalikasan ay maaaring dumating sa maraming anyo, mula sa nagkamamanghang kagandahan hanggang sa pagpapanatili ng buhay at pinagmumulan ng iba pang yamang natural. Ang okra ay berde, pahabang gulay na karaniwang kinakain sa maraming bahagi ng mundo. Kilala rin ito bilang lady's finger dahil sa payat nitong hugis. Ang okra ay maaaring kainin ng hilaw o luto, habang ang karamihan sa mga tao ay mas gustong lutuin ito bago kainin. Maaari din itong kainin ng hilaw. Ang okra ay may malutong na texture at bahagyang lasang damo. Ang okra ay isang magandang source ng plant-based na protein. Ang okra ay naglalaman ng humigit-kumulang 2 grams ng protein bawat tasa, na ginagawa itong isang mahusay na mapagkukunan ng plant protein para sa mga vegetarian. Narito ang ilang interesting facts tungkol sa okra. Origin. Ang okra ay pinaniniwalaang nagmula sa Africa, ngunit ito ngayon ay lumago sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Asia, ang Amerika, at ang Caribbean. Cultural significance o kahalagahan ng kultura. Ang okra ay isang mahalagang pagkain sa maraming kultura at ginagamit sa iba't ibang pagkain tulad ng gumbo sa Southern United States, bamia sa Middle Eastern cuisine, at bindi sa Indian cuisine. Nutritional value. Ang okra ay isang mababang calorie na gulay na mayaman sa fiber, vitamin C at ilang mineral, kabilang ang magnesium at potassium. Naglalaman din ito ng mga antioxidant at may mga anti-inflammatory properties. Culinary uses o gamit sa pagluluto. Ang okra ay isang versatile na gulay na maaaring gamitin sa iba't ibang ulam. Maaari itong iprito, inihaw o pinakuluan. Karaniwan din itong ginagamit bilang pampalapot sa mga sopas or soup at nilaga dahil sa nilalaman na mucilage nito. Medicinal uses. Narito ang ilan sa mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng lady's finger o okra. Improves digestion o nagpapabuti ng panunaw. Ang okra ay mataas sa fiber na nakakatulong sa pag-regulate ng pagdumi at pag-iwas sa constipation. Naglalaman din ito ng mucilage, isang malagkit na substance na makapagpapaginhawa at makapagpapadulas ng digestive tract. Lowers cholesterol o nagpapababa ng cholesterol. Ang natutunaw na fiber sa okra ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga antas ng LDL o masamang cholesterol sa dugo na maaaring magpababa ng panganib ng sakit sa puso. Controls blood sugar o kinokontrol ang asukal sa dugo. Ang okra ay naglalaman ng mga compound na makakatulong sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo, na ginagawa itong isang potensyal na kapaki-pakinabang na pagkain para sa mga taong may diabetes. Boost immunity o nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit. Ang okra ay isang magandang mapagkukunan ng vitamin C na isang mahalagang sustansya para sa immune function. Naglalaman din ito ng mga antioxidant na maaaring maprotektahan ang katawan laban sa oxidative stress. Support weight loss o sumusuporta
sa pagbabawas ng timbang. Ang fiber sa okra ay nakakatulong sa iyong pakiramdam na mas mabusog ng mas matagal, na maaaring mabawasan ang dami ng pagkain na iyong kinakain at suportahan ang mga pagsisikap sa pagbaba ng timbang. Promotes healthy skin o nagpo-promote ng malusog na balat. Ang okra ay mayaman sa vitamin C at iba pang antioxidant na makakatulong na protektahan ang balat mula sa pinsalang dulot ng mga free radicals. Ang okra ay maaaring ihanda sa iba't ibang paraan upang gamiting panggamot. Narito ang ilang karaniwang pamamaraan. Okra water o tubig ng okra. Gupitin ang 4 o 5 okra sa maliliit na piraso at ibabad ang mga ito sa isang basong tubig magdamag. Sa umaga, alisin ang mga piraso ng okra at inumin ang tubig nang walang laman ang tiyan. Makakatulong ito sa pag-regulate ng blood sugar levels at pagbutihin ang panunaw. Okra soup or okra na sopas. Pakuluan ang 4 hanggang 5 sariwang okra sa 2 tasa ng tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Salain ang timpla at magdagdag ng asin at paminta ayon sa panlasa. Uminom ng sopas or soup 1 beses sa 1 araw upang makatulong na mapababa ang cholesterol levels at mag-boost ng immunity o mapalakas ang kaligtasan sa sakit. Okra pickles o atsara ng okra. Hiwain ang sariwang okra at ilagay ang mga ito sa 1 garapon na may kaunting suka, asin at pampalasa. Hayaan ang mga ito ng 1 araw. Pagkatapos ay pwede nang ma-enjoy ang mga atsara bilang merienda o idagdag ang mga ito sa mga salad o sandwich. Makakatulong ito na mapabuti ang digestion o panunaw at magbigay ng 1 mapagkukunan ng mga antioxidant. Okra stir fry. Gupitin ang sariwang okra sa maliliit na piraso at stir fry ang mga ito kasama ang 1 sibuyas, bawang at ang iyong piniling protina tulad ng manok o tokwa. Magdagdag ng 1 asin at pampalasa na naaayon sa iyong panlasa. Maaari itong maging malasa at masustansyang ulam na makakatulong sa pag-control ng mga antas ng asukal sa dugo at magsulong ng pagbaba ng timbang. Ang mga bulaklak ng okra. Ang okra ay namumulaklak ng maganda na maaari din itong kainin. Maaari silang gamitin upang palamutihan ang mga salad o idagdag sa stir fries para sa 1 pop ng kulay. Sa pangkalahatan, ang okra o lady's finger ay 1 masustansyang gulay na maaaring magbigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless.